Hello guys, welcome sa akong channel. There is sa YouTube channel. Guys, ako sa inyo, si-share ko lang. Halimbawa i-share ko lang sa inyo kung paano. Halimbawa, magpa-park tayo ng sasakyan tapos gusto natin ng makatipid sa gas, kaya katayin natin, pero ang problema, mainit sa loob, kailangan natin ng ventilation. Kung may hinihintay tayo ng matagal, tapos nagtitipid tayo sa gas, hindi tayo mag-uon ng aircon, sobrang init sa loob. So may naisip ko, may idea, na-share ko sa inyo at sana makatulungan lang para hindi tayo mainitan sa loob habang may hinihintay, lalo na nagtipid tayo sa gas. So ito guys, ayan, 12 volt na, bili lang kayo sa Shopee nito, 12 volt na ventilation electric fan. Tapos siyempre buo natin yung ating susi na sasakyan para umandar ito. So ang problema yan guys, malulubat tayo, so kailangan natin ng charger ng ating battery para hindi malupat. So kaya nagtitipid tayo sa gas, kailangan natin patayin yung engine habang may hinihintay tayo. So may naisip ako idea guys, papakita ko sa inyo. So ito yun siya guys, solar panel 12 volt. Ayan. So kung nakita niyo guys yung solar na mga 1,000 siguro yon, yung nabili ko sa Shopee rin yon, pwede pinamamint niyo ilagay sa roof niyo ng sasakyan niyo. Lagay lang kayo ng silicone or anong pangdikit, or pwede nyo rin i-ano sa roof rack, itali, ipindi lang sa inyo. Pwede din yung pag nakaparada kayo, ilagay nyo lang, bali backup lang ng battery charger nyo. Ewa, ganito, hindi naka-andar yung sasakyan ko, inilagay ko sa taas kasi backup charger ko siya. At saka pag mandar na ako, andar ako, kukunin ko lang, ilagay ko lang sa luggage ko, lagayan. So yung wiring pala guys, tuturo ko sa inyo kung gaano siya ka-epektibo sa charge. Okay, so dito guys, mayroon akong 2 clip na binili dito sa battery. Saka may monitoring ako na may monitoring ako na tester. So kung wala pa yung solar guys, yun yung yung stock ng load ng battery natin, 12.5. so ayan, 12.5. wait lang, medyo tanggalin muna natin to. Ayusin muna natin guys. Ayan, so yun ang load natin pala, 13.75. tapos naka-on yung sound system natin, saka yung ating electric fan. So try natin ikapit tong solar natin. Ayan, ito, ikapit lang. So ito na yun guys, ayan. So makikita natin guys na yung solar natin nagcha-charge siya. Ayan, ito, ayan,
bata. So ayan guys, oh. So 12.5 yung ano natin. Voltahe natin na kinakalga sa ano, sa ating battery. So dito susukatin natin kung pareho ba sila yung 12.5. Susukatin natin dito sa tester natin. Yan, ayan, pagkabit guys, oh. Susukatin natin. So ayun. 12.5. So pareho sila guys. Ayan. Hindi magda-drop yung battery natin ng below 12.5 kasi nga may naka ano tayo, backup na solar light. Kahit naka-on yung ano natin, ito yung itong sounds, saka ito itong ano natin, electric fan. Yan, walang problema guys. Ayan guys, so kung magpirmamin kayo na kabit to, siguro itong monitoring ano natin, voltage monitoring natin, eh ano, siguro ilagay lang dito sa loob pakasya, or pwede dyan doon dito i-set up sa harap para mamonitor natin yung voltahe natin, saka maglagay lang kayo ng switch sa solar saka sa battery para pag mag-anda na tayo sa ano, sa alternator natin, ba, umanda na yung makina natin, hindi siya mag-overcharge yung battery natin, hindi masisira. Kasi nga papatayin tong ano, yung itong linya sa papuntang solar, yung alternator na naman ang magcha-charge, magdadala ng kuryente sa battery natin. Ganyan lang guys, para hindi mainit pag nakapark tayo tapos nakapatay yung ano natin, sasakyan. So ayan lang guys, isira ko sa inyo, sukatin natin ulit. Yan. Yan. Dapat hindi yan magaano mapunta ng 12.13, dapat ganyan lang. Yan. Ito nakakarga siya guys. Saka naka full protect din yung ano natin, itong ano natin, solar charger controller. Halimbawa pag full na yung battery natin, mag automatically stop, mag-stop to. So yan lang guys, maraming salamat.